Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, happy Wednesday. Good morning. Good morning, Teta Cha. Of course, congratulations kay Nanay. Matatalino yung mga anak mo, Nay. Oo, blessed si Nanay dahil napakabait at masipag mag-aral ng kanyang mga anak. So, Pastor, ikaw ba ngayon ay nasa opisina na? Wala pa. Pabalik pa lang Manila after lang mag-check out. Yeah. Ah, oo. Galing ka ng, di ba, huling hantungan. Hindi. Sa huling hantungan. Sa sementeryo siya napunta kahapon. Hindi. Ano, huwag mo sabihing nasa sementeryo si Pastor ngayon? Wala. Ano, musileyo yan? Oo, masyadong high-tech naman. Ito yung ano. Lak ng kandila ni Pastor, no? Sige, sige. Anyway, okay, Brad Jeff, good morning. Maraming nag-aabang sa atin ngayon. At again, ano ho, ang ating po namang Bible verse sa pag-aaralan today, ang ating po katanungan for tomorrow. Alright, Brad, go ahead. Happy birthday muna, Ted, sa aking kaibigan at ka-village, si Rally Jareza of PPI. Meron ding taga Metro Bank, si Jennifer Hinola, naka-tuning sila ngayon. Good morning po sa inyong lahat. Ted, just want to really take this time to thank our happy anonymous. Mapapansin mo, Ted, ano talagang, alam mo yon yung mga tao, hindi sila ganong kayayaman, pero alam nila yung sikreto kung paano maging masaya. Alam nila yung joy of making other people happy. Kaya, again, marami pong salamat sa ating mga happy artists, anonymous. Yes. Thank you po. Yan. Amen. Ang tanong ko, ano kaya sikreto nila? Sa totoo lang, sa tindi ng inflation rate, may threat pa rin tayo ng pandemic anytime, tumataas ang all ng mga presyo. Gusto ko lang i-share ngayon about, how to be free from the fear and worries in life. Sabi sa Mateo 6:26, masdan ninyo ang mga ibon. Yeah, tulad niya, nasa labas tong aking view, tumitigil ako sa mga ibon na pila. Sabi, hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Tapos nagtanong siya ng obvious question, hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Of course, sasagot natin, yes. Okay? Pero ito pong verse na to, itungkol sa foolishness of worry. Yung kahangalan po sa pagiging balisa ng mga basic needs in life compared to the faithfulness of our God the Father in heaven. Sabi kasi niya, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano kakainin nyo. And all, yun yung prior verse to this. Ano? Huwag kayong masyado mag-worry dyan. Ano yung mga basic yung kakainin, inumin, o yung isusuot. And sabi niya, hindi ba ang buhay ay higit pa sa pagkain, damit, at inumin? Sabi niya, Ted, before niya to tinanong to question na to, life is not about food, water, or clothes. It sustains life, pero tool lang po siya para ma-accomplish ang mission mo sa buhay. Case in point, si Ted at si Chacha, kung hindi po kumain yan kagabi, tapos ngayong umaga hindi nag-breakfast, ay malamang walang energy sa atin yan to serve the people, which is their mission, our mission, every single day. Kumbaga, yung pagkain po, yung tubig, yung damit, tool lang siya. That is not the ultimate mission na kumain na kumain. Pwede hindi nakapagsalita yung mga yan, kung nguya na nguya yan. Para tayo isang karpintero na may goal na magtayo ng bahay. And that's the mission. That's his mission, to build a house. Pero ang weird, ano, kung yung karpintero nagkamal-kamal ng maraming tools, nag-ipon ng 300 pieces na lagare, 1,000 pieces na martilyo, 600 katam, 5,000 pieces na yero. Parang pagtitignan siya, ba't ang dami mong tools? Ang dami mong gamit, hindi mo naman natayo yung bahay. That's foolishness. Minsan ganun, ano? Dito sa hotel na chine-check-in lang ko, pagtingin ko, pagbaba ko sa mga tao, I'm not against mga material na bagay. Pero sumisigaw eh, from damit, belt, shoes, pantalon, headband, puro LV. Sabi ko, okay na, alam ko na, naka-LV. Walang masama sa LV, don't get me wrong. Pero life is not about that. Siguro pabaguhin natin yung perspective natin. May mission si Lord sa buhay natin. At yan po mga basic needs, kailangan natin yan to accomplish the mission. But that's not the mission, na kumain ka hanggat nag-bloated ka na.
magkamal ka na marami salapi at pera, that's not the mission. The mission, ano ba'y pinapagawa sa'yo ni Lord? Tulad ng mga happy anonymous natin. May sobrang konting pera, i-share natin sa ibang may kakulangan at the moment. At yung mga nabibiyayaan, nagpapasalamat sa Diyos. Kaya again, as I end, Mateo 6:26, masdan ninyo mga ibot. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya nagtitipon ng sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama sa langit, hindi ba't higit kang mahalaga kaysa sa mga ibon. Panginoon, salamat po. Lord, baguhin niyo po ang aming pananaw na minsan we worry too much about what to eat. Pero punong-puno pa yung pantry namin sa kagro-grocery sa grocery. So minsan, Lord, ninuunahan kami ng fear. Paano mag-aaral yung anak ko? Paano ganito? Paano ganyan? Eh si nanay nga, puro scholar yung anak, may nag-provide pa ngayon. So Lord, any loving father knows the need of his children. So kung kami may totoong relasyon sa iyo, hindi kami mamumuhay sa takot. Every day will be a mission day. Lord, ano po may papagawa niyo sa akin? Maaring hindi ako ganun kabusog, pero alam po isusustain mo ako dahil ang ibon, wala akong nakitang malnourish na ibon sa kalye. Salamat po sa inyong assurance na you will never leave us nor forsake us. In Jesus' name. Amen. Amen. Lord, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff and bless his mission and travel today. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Brad Jeff. Again, thank you so much. And sa ating mga suki po, no? Ang ating pong Bible verse today, ang ating pong katanungan for tomorrow's What's on Your Mind. And Brad Jeff, salamat din na marami ha sa iyong effort and pagpapagal para natin maihatid ang segment na ito na marami ang nag-aabang tulad ni Mami Luzbiminda Galang. Of course, si Tita Chit Salud, si Tita Loli Mara, and si Ma'am, si Ate Mayet Garcia, at si Ma'am Tess Detona ng Zambales, at kay Nanay Oni Ginko, at kay Danny and Emma Ocaña. Happy birthday po, Ma'am Emma Ocaña. Yan, at kay Ma'am Betty, Nanay Betty Fernandez, at Engineer Orlando Velasquez, and Mommy Josie Velasquez. Amen. 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 Salamat din, Ted. Pati ko rin yung nanay ko nanonood ngayon. Sa kabanatuan, Nanay Helen Eliscopides. May pahabol pa, May Lopez. And of course, Tita Julie. Maraming salamat for tuning in. Ito pong yung daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. And God bless you more, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.